Meron din akong kamukha na lumabas ng lumang bahay kasama ni Benji. Sana maramdaman ni Mama na hindi ako yun. Hindi tayo dapat nagtatalo-talo, ha? Ay, hindi ba dapat masaya tayo? Kababalik lang itong kapatid mong si Lucy. Hindi na ako magpupumilit na lumabas dito sa bahay na to, dito sa mundong to, kapag pinagaling niyo yung papa ko. Lahat ng gusto niyo, ako na lang pahirapan niyo. Huwag niyo lang sa kayaang mamatay. Bakit kaya pumapalpak ang kapangyarihan ko? Baka dahil dyan sa nangyayari sa kamay nyo? Ba, bakit nawawalang kaliwang kamay ko? Hindi kaya dahil first time din na may nabuong pamilya sa sinira ninyo? Buuna ulit ang pamilya natin, Reden. Buuna ang home sweet home natin. Ako ang nag-alaga sa matandang. Dapat lang ako makinabang sa kayamanan niya. Kailangan gumawa ako ng paraan. Pareho ang gusto namin ng agunsilyang yan. Ang sirain ng pamilya kaharian. Kailangan namin magkaharap. Bitawan niyo yung anak ko! Ano ginagawa niyo sa anak ko? Benji! Benji, anak! Benji! Benji! Benji, anak! Dulce, Dulce! Reden! Reden, si Benji! Kinuha na naman nila ang anak natin, Reden! Huh? Si Benji! Dulce, Dulce, nananaginip ka lang. Sabi sa'yo, panaginip lang lahat eh. Kompleto naman sila. Walang labis, walang gulang. Ewan ko ba, Reden? Siguro nadala ko na lang talaga hanggang sa pagtulog yung takot na kahiwa-hiwalay ulit tayo. Minsan nga, naisip ko, kung ako nasa loob ng isang panaginip, ayoko na magising. Eh, hindi panaginip yun, ha? Totoo lahat to. Ayan, kompleto sila. Kami. Eh, paano yun, Reden? Hanggang kailan kaya tayo ganito? Habang buhay. Habang buhay tayo ganito. Pagkangako sa'yo yan. Kukompleto pa rin ang pamilya natin, ha? Ano? Tulog na rin tayo. Ay, ganito! Upo na kayo! Ha? Anak, tigil na muna, kakain na tayo. Mamaya na kayo magkulitan. Kakain na daw. Quiet na. Okay, mga anak. Dito na lolo nyo. Okay. Si lolo, bless kayo, bless. Apo. Oh. Ako, ang babay talaga itong mga apong ito. Bless po. Kumusta ka na, Benji? Ha? Eh, alam mo, tagal-tagal namin ikaw hinahanap eh. Yung pala, nakakulong ka pala dun sa lumang bahay gaya ng tatay at kapatid mo. Oo nga, Polo eh. Mabuti nga po nakalabas na kami dun. And salamat na rin po kasi nakasama ko na po yung pamilya ko. Saka kayo, Lo. Nakilala ko na po kayo. Ah, okay. Then, wala bang maggawang paraan para hindi na makapaminsala yung lumang bahay na yun? Papa, gumawa na ako ng paraan. Kinausap ko ng mga kabarangay ko. Sa mga kaibigan ko, binakuran na nila yung bahay. Yun lang ba magagawa para? May nakatira dun eh. Tsaka may maliig na yung bahay na yun. Baka magalit yung nakatira dun. Teka, Tay. Pwede po bang kumain muna po tayo? Sige, sige, sige. Halika. Kaya lumalaki tiyan mo eh. Oh. Ay, hindi ah. Sexy ako ah. Ika na po, ako po magli-lead ng prayers. Ha? Sige, sige, sige. Dear Lord God, thank you po sa lahat-lahat po ng binigay niyo sa amin. Sobrang saya ko po ngayon sa pagkain po na binigay niyo po sa amin. Tsaka maraming salamat po dahil nakasama ko na po si Nay, si Tay, si Kuya, tsaka po si Ivan. At ang special na special po, si Lolo Duarte ko. Amen. Amen. Kaya siguro na, ano, na hindi natuloy yung bala kung paghiwalayin kayo. Kundi, hindi kayo magkakaroon ng isang magandang pamilya. Sina lang po ang kayamanan ko. Okay, game, game, game. Sina! Kaya na. Kaya na. Oh. Let's eat. Ready na ako. Let's eat na. Ivan, may hash brown yan. Masarap. Ito na
pala kayo ngayon nakatira sa lolo mo. Paano ba yan, Eddie? Hindi na tayo ngayon madalas magkikita? Lucy, papayag ba akong mangyari yun? Pagkatapos ng pinagdaanan natin doon sa lumang bahay, siyempre hindi, di ba? Kaya nga nandito ako ngayon eh. Kasama mo. Teka nga, di ba? Ako yung best friend mo. Eh, bakit mas nauna ka pang yumakap kay Benji? Ito naman? Nagkamali lang eh. I miss you so much, sister! Aba, ikaw? Himala! Sabi na yun. Pinagsiselosan mo na pala si Chinggay ngayon, Lucy. Hoy! Sana ka naman sa hirit mo, tol eh. Paano naman magsiselos yan si Lucy? Eh, wala namang gusto yan kay Benji. Teka, teka nga sandali. Kung pag-usapan niyo ako, parang wala ako dito, ah. Oo! Oh, at siya pala, si Benji! Sorry, kala kasi namin nawawala ka pa, eh. Sandali nga. Alam niyo kayo, mga panira kayo ng moment, eh. Benji, yun na lang tayo sa labas. Okay. Ano kayo nangyari sa loob ng lumang bahay? Eh, di ba? Dati inis na inis lang naman si Lucy kay Benji. Tapos ngayon, parang sila na. Oo nga, sige. Narinig mo ba ako? Gagawin ko lahat na gusto niyo. Lahat-lahat. Iligtas niyo na ang papa ko. Magkaroon siya na ang mamatay. Ako naman ang mangyayari kay Madam. Sorry. Bakit iwan dito? Tulang! Mama! Papa! Papa! Madam, tingnan niyo to. Siguradong matutuwa kayo. Ang cruel ni Kula sa mag-ama. Nakaka-proud! Well, you better perform dahil punong-puno na ako sa kanya. Eh, Madam, ano ba yung iniisip ninyo at kahit na ang ganda ng palabas dito ay hindi kayo dito nakafocus? Iniisip ko kasi kung anong klaseng entrance ang gagawin ko pagkita namin ni Agoncilia. And? May naisip na ako. Ang taray, Madam! Evil old woman, very Snow White. Ano mo naman ako? Mahilig sa classics, di ba? Oh, ikaw naman ang bahala dito, ha? At may appointment pa ako kay Agoncilia. Okay? Galing naman ni Ivan! Ikaw ang sumagaling, ate. Tapos magaling, Ate Josie. Mana ako sa'yo, eh. Wow! Ang sisipag naman ito mga po ko. Naglilinis na bahay. Uy, bakit hindi kayo maglaro sa labas? Hello, okay lang po. Ganito naman po talaga ang tinuro sa amin nila inay at saka po ni Itay. Tsaka nakalaro na po kami. Nakikipira lang po kami dito, kaya tumatanaw kami ng utang na loob. Hindi kayo nakikitira dito. Bahay na rin ninyo ito dahil pamilya ko kayo. Huh? At dahil mabait kayo, tutulong na rin ako sa paglinis dito! Yay! Mabait talaga ni Lolo, no? Ay, nabasag! Okay lang yan, Ivan. Ako na lang mag-aayos niyan. Mag-alala. Ano nangyari? Init ka. Natabing ni Ivan sa paglilinis niya. It's a base. It's nothing to be worried about. Ivan, ba't ka ba nagtatago dyan? Baka po kasi paluin ako ni tatay. Okay. Okay.
Ba't ba nakikailangan mo? Sorry po, Tay. Tignan mo, sinira mo ba? Sorry po, hindi na ko mauulit. Talaga hindi mauulit, ha? Ha? Ba't ba nangyayari naman mukha mo ko? Ha? 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 Huwag daw mong sasabihin sa nanay niya. Hindi malilinti ka talaga sa akin. Pakinig kay nanay, ha? Hindi mo kasalanan yung nangyari dahil aksidente lang yun. Mag-sorry ka na kay tatay. Pero dati po, kahit hindi ko po sinasadya, pinapalo niya rin po ako. Pero din, tingin ko ang sinasabi niya yung masamang ikaw. Ay, Ivan, anak. Ako to, ha? Si tatay. Ha? Hindi kita pagagalitan. Huh? Sorry po, Tay. Hindi ka po sinasadya. Sige na, Ivan. Okay lang yan, ha? Aksidente lang yun, ha? Huwag nga, aksidente lang yun, Ivan. Huwag ka na umiyak, ha? Okay lang yan. Walang problema doon. Reden really is a good father, ha? Huh? Kayo ho ang nagpalaki kay Reden, Papa. Hindi naman ho siguro magiging ganyang ama si Reden kung hindi ho dahil sa inyo. Ano to? Puro kadramahan? Ano to, teleserye? Ko, tigilan niyo nga ako. Mapapag-shopping na nga lang. Che? Importante, sabihin na lang natin na isa akong kaibigan na lulutas sa problema mo. Really? Bakit? Ano ba sa tingin mo ang problema ko? Si Reden at ang pamilya niya. Nagka-phobia pala si Ivan sa akin dahil doon sa ginawa ng kamukha ko. Yung pa naman pinakayoko yung napapali-YouTube sa akin ng mga anak ko. Alam mo, Reden, nag-a-adjust pa rin yung bunso natin na si Ivan. Ako nga, pag nananaginip, nakikita ko sa panaginip po yung mga taong kumuha sa akin. Parang kagabi, nung nananaginip ako, sila rin yung nakita ko na kumuha kay Benji. Tsaka alam mo, sa totoo lang ha, kaya nagkakaganyan si Ivan. Tagal din namin nakasama kasi yung impostor mo. Unawain mo na lang. Dami na rin nangyari dito sa pamilya natin eh. Nakulong kami doon sa lumang bahay ni Benji at ni Jesse. Ikaw naman nakidnap dito mismo sa loob ng bahay. At hanggang ngayon, di pa nahuhuli kung sino yung kidnappers. Ako, alam mo, sa totoo lang, ayoko na lang isipin yan. Importante, nandito ako. Buhay, kasama kayo ng mga anak ko. Hindi naman ang mahalaga, di ba, Reden? Cellphone mo ba ito? Reden, yan yung cellphone na nakuha ko sa isa sa mga kidnapper. Hindi ko napansin na nandito pa pala sa akin yan eh. Gusto magdali natin sa mga polis yan? Hindi, ako na lang. Ako na lang magdadala sa presinto. May mga dialed numbers dito. Baka isa si dito yung nakidnap sa'yo. Paano mo nalaman ang problema ko si Reden? Kailangan mo pa bang malaman yun? Narito ako para tulungan ka sa problema mo. Iyon ang importanteng dapat mong malaman. Aba, pa-misteryosa effect ka pa. Baka naman isa ka sa mga magnanakaw. Akala mo hindi ko alam yung mga ganyang modus operandi niyo, ha?
Hindi ito obra sa akin. Hindi mo ako mauuto. Matalino to. Mabuti pa umalis ka na kung ayaw padampot kita sa guard namin. Alis na! Well, just in case you change your mind, which I know will happen sooner than later. Ayaw mo talagang umalis, ha? Tatawagin ko na yung guard namin. Saan ang banta yun? Alas na umalis. Parang nandito lang sa loob yung tinatawagan ko, ha? Sino kayang tumatawag dito kay Madam? Hindi naman naka-register. Number lang. Okay, sagot mo nga yan. Sir? Pakisagot yung telepono. Eh, sir, baka magalit po si... Ako bahala sa'yo. Sagot kita. Hello? Hello? Sir? Sige, patayin mo na. Pero Ted, ano ibig sabihin nito? May kinalaman siya kung sa pag-kidnap sa'yo. Kaya kung sila ba yung cellphone na yan? Opo, sir. Kailangan makausap si Papa. Naku, Madam! Oo, ano? Ano problema mo? Ba't parang tataranta ka? Eh, kasi si Riden. Eh, parang nalaman niya na nasangkot ka sa pag-kidnap sa asawa niya. Ano? Ano sabi mo? Eh, siyempre. Dead mom beauty ko, di ba? Acting. Eh, sandali. Bakit parang kalmado ka lang? Of course. Relax lang ako. Relax na relax. Totoo bang nakidnap si Tita Dulce nung nandun tayo sa loob ng bahay? Nakwento lang sa akin ni Mama. Oo. Buti na lang, tiyempo, paglabas si Tatay sa lumang bahay, kaya nailigtas niya si Nanay. Paano kung ako yung makidnap? Ililigtas mo rin ba ako? Siyempre naman. Nakaya nga kita iligtas sa lumang bahay. Eh, sa mga kidnappers pa kaya. Alam mo, mga sisiw lang sa akin yung mga yan eh. Basta, lahat gagawin ko para sa'yo. Sa mga hirit mo, parang tayo na. Tayo na ba? Ha? Eh, kailangan ba tayo na agad? Hindi ba pwedeng ganito muna tayo? Masaya tuwing magkasama? Akala ko ba gusto mo ko? Eh, hindi mo na ba naaalala yung mga sinabi mo nung nagbalik yung alaala mo? Magkaibigan tayo ng mga bata pa tayo. Pero medyo lumayo yung loob natin sa isa't isa nung tumanda na tayo. Bakit naman? Hindi ko alam eh. Siguro ganun lang talaga kapag...
pag nagkakaedad yung lalaki at babae, nagkakailangan, ganun. Bakit? Ang dami mong tanong. Eh, hindi ko lang kasi maintindihan eh. Bata man ako lalayo sa'yo. Eh, nararamdaman ko na gusto na kita. Wala akong kinalimutan. Lalo na yung nararamdaman ko para sa'yo. Pero kasi mga bata pa tayo eh. Hindi pa tayo tapos sa pag-aaral. Gusto ko muna makatapos. Makapagtrabaho para matulungan ko yung mga magulang ko. Bago ko isipin yung pagkakaroon ng isang girlfriend. Ikaw, malamang ganun din yung gusto sa'yo ni Tadesa para sa'yo, di ba? Okay. Sige. Yan gusto mo eh. Oh, ba't nangangamot ka naman ngayon? Di ba pumayag na nga ako sa gusto mo? Eh, iba na to eh. Eh, sobrang kate. Wala naman akong guto. Baka nagkapulgas ka nung naging aso ka. Hindi rin siguro. Kate? Tinatawalan. Siguro di ba ako kilala ngayon, no? Ako si Benji. Dito na rin ako nakatira ngayon. Ikaw yung pangalan mo? Sigaw ng sigaw. May nangyari ba sa papa mo? Meron. Ano yun? Nawawala siya eh. Gusto mo ipa-arresto ka agad si Agoncilia? Bakit naman doon eh? Papa, ito yung telepono ng mga kidnappers. Nandiyan yung number ni Agoncilia. Ako ate, patay na tayo. Eh, anong gagawin natin ngayon? Pasensya ka na ha. Alam ko mabait ka sa akin eh. Kaya lang, may nagpapanggap na Lucy sa labas. Pinaglalaroan mo ba ako, Reden? Kagayang sinabi ko sa'yo, hindi ako yung kausap mong Reden. Impostor ko yun. You're just teasing me. I know in my heart na ako pa rin ang love mo. Reden? Sigurado ka bang matutulungan mo ako? Tinan mo nga yung itsura mo. Uugod-ugod ka na. Well, this is just a disguise. Ngayon, naniniwala ka na bang matutulungan kita?